Good morning once again. Today's video is mag-change oil naman tayo ng ating motor gamit ang Advance. So ayun guys, kung bakit Shell Advance ang ginamit natin, wala lang. Ito lang kasi yung mabilis nating mabili dito sa lugar namin. Hindi ko siya recommended pero pwede na rin. So ito kasi lagi kong try, hindi kasi ako nagtatry ng iba-iba sa isang motor kasi baka maka-apekto sa loob ng makina natin pag iba-iba. Alam niyo naman, mahirap talaga pag iba-iba, masama yun, makakasama sa kalusugan. So isang mabilis na video lang to mga paps ha. So ito yung bubuksan natin mga paps, ipipihit lang natin siya papunta dito. Tapos bubuksan din natin yung sa ilalim. Alright, so ito yung bubuksan nating tornilyo para patagasin yung lumang langis niya, palitan natin ng bago. So paano malalaman na ito yon? Kasi katabi niya yung guard niya. Yan, guard niya yan. Ang purpose ng guard niya para malaman natin kung saan siya nakakabit para hindi tayo makapagbukas ng ibang tornilyo na hindi naman dapat na buksan. So isa pang purpose ng guard niya para pag tumama tayo sa mga humps o kaya may mga bato na tumama dito, may guard siya, hindi maapektuhan yung natin tornilyo, hindi siya mag-leak, hindi siya masira habang nabiyahe tayo. So yan yun. So ngayon ang mga gagamitin natin is syempre ang China oil. Wag China oil ah, masisira yung makina niya, hindi yung tatagal. Sobrang init ngayon eh, sa alauna ng hapon ngayon. Tapos kailangan natin ng container mga papas sa huran niya. Hindi yung kailangan natin buksan to. So buksan muna natin to. Luwagan lang natin muna ng konti. Pagka magbubukas kayo nito, huwag naman directly agad sa tools. Maglagay ko kayo ng kahit tela lang para hindi ko siya may scratch. Scratch. Yan, so ang dumi niya na. Bali ang natakbo na natin 3,663 kilometer. So ngayon lang natin siya na-change. So balik muna natin para hindi masyadong mapasukan ng dumi. Yung iiwasan natin mapasukan. So yun guys, ito yung gagamitin natin na wrench, 17 para pambukas dito sa ilalim. So bukas na natin siya. So ayun na yung kulay ng oil natin oh. Yan na yung kulay ng oil natin. Yan. After 3,000 kilometer na natakbo, yan na yung kulay ng oil natin. Grabe. Dumi na agad guys. So mabilis lang kasi talagang dumumi to. So ngayon gagawin natin dahil wala tayong tawag dito. Air pressure, kasi wala tayong air pressure, so mag-aantay lang tayo isa o kaya dalawang oras, depende kung gano'n nyo katagal maantay. Pwede rin mag-aantay kayo ng kalahating oras lang kung gusto nyo ganun lang. So depende sa inyo hanggang sa ano lang yun, patutuluin nyo lang naman yung yung oil hanggang sa maubos yung loob. Antay muna tayo. Alright mga paps, isang oras na nakalipas, isang oras mahigit na.
So kung napapansin nyo, wala na yung tambutso natin. Tinanggal ko siya. At may kinabit tayo sa kanya na thermal. Kinabitan natin siya ng thermal. Ginawa ko rin ng video yan. Panoorin nyo na lang. So ngayon, ito na. Medyo may konting patak pa siya after isang oras. Pero okay na sa akin yun. So ngayon, ibabalik na natin yung tornilyo natin sa baba. Ingatan yung mga paps na madumihan siya, mapasukan ng dumi sa loob kasi nakaka-apekto yan sa ano natin, tawag dito, nakaka-apekto yan sa makina. So balik na natin siya ngayon. Ginasa mo yun? So, lalagay na natin yung shell advance natin. So, ang ating shell advance na oil is 1 liters. Equivalent ho ng 1 liters is 1,000 grams. So, sa Honda RS FI natin is 700 grams lang ang kailangan. Pero sa Honda RS Carb, kailangan nyo is 800 grams. So, ngayon, tansyahan na lang ho yan kasi wala naman ho tayong timbangan. Tatansyahin na lang natin, magtitira tayo ng 300 grams. At dahil wala tayong imbudo o kaya funnel, magtitiis tayo ngayon. So tiis-tiis tayo ngayon mag-change oil ng mano-mano. Okay na, so sa tansya ko is 300 grams na yung natira dun sa ano natin. Sanay kasi ako sa tansya, ganyan naman tayo mga Pinoy. So ibabalik na natin ngayon yung lock. So yung pagpapalito natin ng mga filter, next time naman natin siya papalitan ng filter. At busy tayo. So abang-abangan nyo na lang sa next na video natin. Dami pa kasi akong gagawin. Shoutout nga pala sa mga taga Iloilo, happy Dinagyang. Dinagyang kasi ngayon. Kaya agmamadali rin tayo para makagala. So yun lang mga paps, ganun lang kadali mag-change oil. Medyo matagal lang sa pag-aantay pag wala kayong air blower. So kung bago lang kayo sa channel natin, huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe button, tsaka ang like button, at tsaka notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong parating na videos. Thank you!